Yo guys, kumusta? Ako nga pala si Orange and on today's video guys, i-share ko sa inyo ang beginner's guide ko dito sa Dragon Nest 2 Evolution. No? So dito sa video na to is mag-share ako sa inyo ng 15 tips, no, tips and tricks para mapalakas ang inyong character dito sa game na to. Okay, so yeah, huwag natin patagalin pa. Simulan natin itong video na to, no? Okay, so unang tip ko sa inyo, no, is main quest first. Okay, so no-brainer na yan. No, pero para to sa mga as in literal na beginner. Okay, so tapusin nyo muna main quest nyo. And then, yun, itong mga sumunod na tip ko sa inyo is pwede nyo itong implement pagka natapos nyo na ang inyong mga main quest. Okay? So, pangalawang tip ko sa inyo is sa stamina, no? Explain ko sa inyo kung paano nag-work yung stamina dito, guys. So, kasi baka mamaya hindi nyo alam or what, no? So, yan, kung makikita nyo, guys, yung stamina ko is 136k out of 605. No, so, paano tumataas yan? Paano tumataas yung stamina na yan? No, is tumataas yan pagka palayo kayo ng palayo dito sa Forbidden Land. Okay? So, pagka lumalayo kayo ng lumalayo, tumataas yung maximum stamina nyo per day. Okay? So, paano nagre-refill yan? Everyday nagre-refill yan. 5 a.m. yata. No, hindi ako nagkakamali sa oras. No, tapos, ngayon naman, sa inyo pwede gamitin yung stamina na yan. Okay? So, nakalatag na nga yan dito. No, dito sa lima na to, Forbidden Land, Abyss, Lair, Dragon's Lair, Large World. No, so, dyan yung magagamit yung stamina nyo. So, in exchange ng stamina nyo, pagka naubos yung stamina nyo, is yung XP. Okay? So, yun lang tatandaan nyo. Ang stamina nyo, no, is yan yung magdi-dictate kung gaano kalaking XP makukuha nyo per dungeon. Okay? Ngayon naman, no, tatanungin nyo sa maganda gamitin yung stamina. No, so, pinakamaganda siya ngayon, second day, no, is dito sa Abyss. No, kasi hindi pa naman natin na-unlock yung lair. No, so, dito muna sa Abyss. Okay, so, dyan nyo, ubusin yung stamina nyo sa dungeon na yan. And then, next na tip ko sa inyo, guys, no, is about sa stats. Okay, so, baka mamaya maraming nagugulo sa inyo. Sabi, mga stats dito, ganito, ganyan. No, so, punta muna tayo dito sa character. No, so, kung makikita nyo, meron siyang apat na basic stats. No, so meron siyang power, agility, intelligence. No, so yung physique, no, is yan yung nagdi-dictate kung gaano kalaki yung health mo. Tapos itong power, intelligence and agility, yan yung importante, guys, na kailangan yung malaman. No, so nag-increase ng skill damage yan, yung tatlo na yan. No, so hindi siya katulad sa ibang game na pag yung power lalakas yung damage mo. Pero dito, guys, ha. Pero pala dito sa power kasi may nakita ako na may nabasa ako na yung power may something related sa critical, no, pero hindi ko pa masyado confirm kung ano yung nagagawa ng power sa critical, no, pero tong intelligence, agility, no, is yan yung mag ano, yan yung mag susupplement ng inyong skill damage. Okay, so mamaya pupunta tayo sa mga skills. So punta muna tayo dito ngayon sa kung saan nyo ba makukuha yung mga agility, power, intelligence na yan, no. So makukuha nyo yan, guys, no, dito sa mga equipment. Okay, so makita nyo sa upper right nung icon nung item, no, is merong taong nakaganyan. No, so yung green na tao na yan, no, yung green man na yan, is ibig sabihin, itong item na to is agility item to. So, yung pinakamataas sa basic stats sa kanya is agility. So, yan, makita nyo, plus 2 power, plus 4 agility, plus 2 intelligence, plus 5 physique. No? So on and so forth. Tapos may fire elemental pa siya na attack. Okay? So, sunod naman, no, is yung exclamation point. Okay? So yung exclamation point na makikita nyo ulit sa upper right, no, is intelligence yan. Okay? So ibig sabihin, intelligent item yan. So, kung makikita nyo, intelligence yung pinakamataas dito, plus 4. No? Tapos, next is yung strength or yung power. No? Kung makikita nyo, yan, yung fist na pula. No, tapos, yeah, kung makita nyo, plus 2 power, siya yung pinakamataas. Okay, so ganun, mag-determine kung ano ang isusuot nyo. Okay? So, ngayon naman, tatanungin nyo, eh, parang saan ba yan, no? Eh, parang bali wala naman mag-build dito, ganito, ganyan, kasi nagbe-base sa battle power, so on and so forth. Yan, mga yan, no, yung mga agility, intelligence, power, no, is yun nga, tulad na nga sabi ko sa inyo kanina, nagpapalakas siya ng skill damage. Okay?
So, for example, dito sa energy shot ko, kung makikita nyo, andito yung tatlong icon kanina. No? Yung fist, yung power, tapos ito yung agility, tapos ito, exclamation point is yung intelligence. Ngayon, kung makikita nyo, pagkakalinik niyan, no? Pagkakalinik niyan, meron dalawang arrow na naka-up, di ba, sa agility. No? So, ibig sabihin, no? Every 100 agility increase skill bonus, no, or yung damage ng skill mo by 5.71%. No, so ibig sabihin, punta tayo dito ulit, no, every 100 ng inyong stat, no, is merong increase na 5% siya sa inyong skill. No? So kahit na mag 100 yan, tatlo na yan, no? Kahit na mag 100 tong tatlong to, yung power, intelligence, agility, madadagdagan ka ng at least 10% sa inyong skill damage, no? Sa pagkakaintindi ko, no? Kasi meron na tayong tigo 100 yung stats niya, no? So lahat to nakuha na natin, no? So 4 plus 3% no is 7 plus 3, 10%, tapos i-round off natin yung mga 0.79, no? So mga 11% siguro na skill damage bonus, no? So ganun lang mag-build ng stats dito, okay? Kung para in case na hindi nyo alam, no? So for example, yung mga skills na ginagamit nyo is intelligence siya, no? So puro int ang isusuot nyo, okay? So ganun lang siya, no? So depende sa build nyo, guys, okay? May build pa rin dito, pero sa item kayo aasa, ano? Sa item kayo magbi-build. Doon kayo, dito nyo lalaroin yung stats nyo, kung ano isusuot nyo, okay? And then next na tip ko sa inyo, paano or ano ang pinakamabilis na pagtaas ng battle power nyo, no? So pinakamabilis na way, no, is kumaskas kayo ng credit card, no? No, pero joke lang, no? Siyempre, itong guide na to is sobrang free-to-play friendly na to, no? Kasi ako, guys, no, is 100% free-to-play ako. So lahat na nakikita nyo dito sa video to is kayang-kaya nyo gawin. So pinakamabilis na way para magkaroon kayo or mag-gain kayo ng power, no, is bibili nyo tong random dragon jewel pack, no? So dito nyo ubusin yung inyong amber, okay? So sobrang taas sa power na ibibigay niyan, no? So punta tayo dito sa cultivate, no? Makita nyo yung mga jewel ko or yung mga dragon jewel ko is mga level 4 na yan, no? So sobrang taas ng power na binibigay niyan, guys, okay? So diyan kayo, diyan yung spend yung amber nyo, no? Wag sa pets, no? Siguro mag-roll lang kayo ng mga 20 sa pets, no? Tas okay na yun, no? Pero yung the rest, no, is sa dragon jewel nyo na ilagay, no? Kasi mas sureball kayo dun kasi walang RNG dun, no? Hindi katulad sa pet, may RNG dun kung S tier ba yung makukuha mo na pet, no? So on and so forth. So basta ba S na kayo na pet, okay na yun. Kung free to play kayo, ha, kung katulad ko kayo, okay na yun. Tapos mag-invest na kayo sa Dragon Jewel. Okay? Tapos isa pang mabilis na way para makapag para mapataas yung battle power nyo is i-evolve nyo yung inyong class A na pet. Okay, so paano mag-evolve yan? Kailangan nyo ng duplicate ng pet nyo. So ako, nakaswerte lang ako ng duplicate nito, guys. No, so yan, tapos pa-level nyo rin, syempre. Yan, pa-level natin. O, dumadagdag din pala pag nagle-level yung ano, yung pet, no? So, level and duplicate kailangan mo sa pet para extra power din sa inyong character. Mataas din ang bigay nito, guys, yung pet. No, so yan, siguro naman lahat tayo mga character players, no, is merong class A. So, ngayon, tip ko sa inyo, itong mga nakukuha nyo na pet summoning ticket, yung mga extra, no, is bilhin nyo kung ano yung meron kayong class A. Okay? Again, kung free to play kayo, katulad ko, bilhin nyo kung ano yung duplicate ng class A nyo na pet. Okay? Para ma-evolve nyo siya. Kasi almost 1K na power din ang bigay niya pag na-evolve nyo. And then, next na tipo sa inyo, Dragon Rune Explanation. Okay? So, ano nga ba yung Dragon Rune? So, itong Dragon Rune, no, is para tong Tetris, no, para kayo naglalaro ng para tong mini game na Tetris. Okay, so kailangan niyo pagkasakasahin yung mga puzzle na nako-collect niyo, no, sa isang dungeon dito.
Okay, so ngayon paano lumaki ang ano mo, yung parang cube mo, no? So kailangan mo lumevel. Okay? So for example dito, reach level 47 para ma-unlock natin yung side na yun, no? So so on and so forth. Ngayon naman, no? Ano ibig sabihin nito, tong dalawang fire na to tapos itong darkness tapos itong water. Okay, so ano ibig sabihin niyan? So yung mga yan, yung mga icon na yon, punta tayo dito sa skills. Yung mga icon na yon is yan yung kailangan nyo para ma-activate nyo yung element ng inyong skill. Okay, so for example, halimbawa dito sa aking energy shot, yung dragon runes ko, kailangan yung dalawang light and dalawang fire. Okay? And kung mapapansin nyo, yung dragon rune ko, no, is meron siyang dalawang fire. So, ibig sabihin, naka-activate na or pwede na natin i-activate yung fire element ng energy shot ko. Okay? So, ganun siya nag-work or para malagay nyo ng element yung inyong mga skill. No, tapos dito naman sa charge arrow, kailangan ko ng 4 na fire element, no, na icon dito sa dragon rune. Kailangan ko ng 4, so kailangan ko ma-unlock to, no, para lumaki yung ano natin, yung tawag dito, para lumaki yung space natin, no, para makapaglagay pa ako ng isa pang merong dalawang fire. Ito, for example, ito ilalagay natin to kasi meron pang dalawang fire to. So ibig sabihin, 4 na yun. So, halimbawa, for example lang, nalagay ko na to. So, meron na ang 4 na fire. Balik tayo ulit sa skill. Balik tayo ulit sa skill ko. Ngayon, ma-activate ko na yung charge arrow na fire element ko. Okay? So, ganun lang nag-work yung dragon runes. Tapos, may extra stats din yan. And then, next na tip ko sa inyo, guys, no, is all about dragon rune pa rin. No, is mag-synthesize kayo, guys. Okay? So, click nyo lang yan, tapos mag-combine kayo ng tatlo. So, for ito, for example, synthesize natin. Uy, nakakuha tayo ng blue. Okay? So, nakakuha tayo ng blue. X natin. Tapos, X natin to. Remove all. Tapos, lagay natin to, guys. Okay? Pasok pa rin naman yan kasi meron dalawang fire lang naman kailangan natin. No, pasok pa rin yan. Tapos, pwede pa tayong mag-insert. No, pwede tayong mag-insert. Yun lang, wala tayong ganitong puzzle. Ito yung ganitong korte. No, pero yan, ganyan lang guys, gawin niyo sa inyong dragon rune. Nga pala guys, no, bago ko makalimutan, 'di ba? Tinuro ko kanina na lahat ng amber niyo is dito niyo gagastusin, no. So, sa lahat 'yan, no, pati yung mga nakukuha niyo sa PVP na coins, no, pati yung sa guild niyo, no, is dito nyo lang i-invest sa random dragon jewel as of the moment, ha, kasi hindi pa natin alam kung ano itong mga random general skill book, no, pero as of the moment dito kayo mag-invest sa random dragon jewel pack, no, for extra stat, no, sobrang laking bagay niyan, guys, so sobrang laking dagdag na power niyan sa inyo. And then next tip ko sa inyo, guys, no, i-clear nyo or i-first clear nyo yung forbidden ground nyo. Okay, first clear nyo lang kasi malaking XP ang makukuha nyo dito. Okay? For example, dito, yung level 30 na na dungeon, no, is meron siyang 92k na XP pag na-first clear mo yan. So, itong gagawin nyo para mabilis kayo makapagpa-level, guys. Okay? So, snowball effect yan. Kung mabilis yung level nyo, tataas yung capacity ng stamina nyo, no? Tapos, mabilis kayo magpapa-level kasi dadami yung capacity ng stamina niya. Okay? So, gets nyo ba yun? No, so, baka medyo naguluhan ko yun. Pero, nevertheless, no, bottom line, forbidden ground, persahin yung i-clear yung first. Kahit hindi nyo i-3-star, no, basta first clear, okay na yun. Okay? Para lang sa XP. And then, next, na tip ko sa inyo, guys, no, so, wala na kayong stamina, no, ano na gagawin nyo? So, pwede pa rin kayo mag- spam ng abyss. Okay, so dito, guys, makakakuha pa rin kayo ng item, no? Meron pa rin XP, pero 1k nga lang, no? Wala siyang multiplier. No, so spam kayo ng dungeon, no, para makuha nyo yung desired nyo na equipment, no? So currently meron tayong tatlong dungeon. No, so spam nyo lang 'yan kahit wala na kayong stamina,
spammable yan. And may rewards yan, guys. Okay, hindi nagbabago. Ang mababago lang is yung multiplier ng XP nyo. And then next na tip ko sa inyo, guys, no, is gawin nyo yung pet adventure nyo. So baka nakakalimutan nyo to, guys, no. So punta tayo dito. Tapos pet adventure. Mahalaga rin to, guys, no, kasi dito kayo makakuha ng mga item na pangcraft, no. So ngayon, kung makita nyo yung icon eh, halimbawa may blue, di ba? So ibig sabihin, blue monster ang kailangan nyo dyan. Itong gold, no, is gold monster, which is yung class A, no, na monster. So ganun lang siya, no. Kahit napakadali lang yan, kahit yung pamangkin mo nakatabi mo ngayon, eh, kayang-kayang gawin yan. And then next na tip ko sa inyo, guys, no, is mag-join kayo sa guild na active. Okay, so hindi ko na i-isaysin, no, kasi masyado lang mahaba yung video natin. So maraming content dito na kailangan nyo ng guild, no, para rin makakuha kayo ng iba't ibang pampalakas sa item sa inyo. And then next na tip ko sa inyo, guys, no, kung nawawala na kayo, ano na bagagawin nyo sa araw na to, ganito, ganyan, no. So activity is your best friend, no. Ito, no, parang ito yung daily task mo. So yan, meron kang daily, solo, team, guild, no. So para hindi kayo maguluhan, no, or para hindi kayo ma-overwhelm kung ano na bagagawin nyo. So yan yung best friend nyo, guys, no. Click nyo lang activity para makita nyo kung ano pa ba yung mga hindi nyo nagagawa. And then next na tip ko sa inyo, guys, no, is dismantle nyo yung mga equipment, no, na mga nakukuha nyo na hindi nyo na kailangan. So yan, for example, ito, ayan, makakuha tayo ng blood crystal, no. Dismantle natin, no, dami natin nakuha pang craft yan, no, pang craft ng pots, no. So yun, dismantle nyo lang. And then last but not the least, guys, no, para to sa mga kakapwa ko na free to play player dito, no, is wag na wag yung i-compare yung sarili nyo sa mga nagta-top up or spender or sa mga whale. Okay, and yun, wag nyo lang tignan yung rankings, no, kasi pag tignan nyo yung rankings, no, alimbawa sa Battle Power, malulula kayo na sobrang laki ng gap ng mga spender dito or yung mga whale, no. So wag nyo lang tignan yan, no. Puro PvE contents pa lang naman yun, onti pa lang yung PvP contents, no. So i-enjoy nyo lang. Kung nag-enjoy kayo, ako kasi na-enjoy ko yung grind dito, guys. Okay, so yun, enjoy nyo lang yung game, no. Kung yun nga, alam na natin na cash grab to, no. So bat ka pa magbibigay ng pera sa kanila, no, kung alam mo naman cash grab, no. And pwede mo naman enjoy to as a free to play. So ako, as in 100% ako, hindi ko magastos dito, guys, no. And na-enjoy ko naman siya, guys. Okay, na-enjoy ko yung grind dito, no. So yo, wag niyo i-compare yung sarili niyo sa iba, tapos play at your own pace, no. And enjoy niyo lang, guys, no. Enjoy niyo lang, no. Pen, kung hindi na kayo nag-enjoy, no, uninstall niyo yung game. Ganun lang naman yung, guys, no. Kaya nga tayo naglalaro is para maglibang, no, mag-enjoy, no. And kung hindi niyo na nakukuha yung enjoyment na hinahanap niyo, no, is wag niyo na laruin yung laro. Okay? So, yeah, guys, dito na patatapos sa ating video, guys. So sana may natutunan kayo sa video na to, no, and nagustuhan yung video natin ngayon. And kung nakabitin sa part ng video na to, edi ba kayo nakakalike and subscribe sa YouTube channel? Please do like and subscribe sa YouTube channel. Pumba video sa gito, tips and tricks, guides, yon and yon. So, yeah, maraming salamat sa panonood. And yun, see you guys sa next video, guys. Okay, peace!